Hello everyone at welcome po muli dito sa ating Greats Day Channel. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know but don't be. For today's video po ay tatalakayin or pag-uusapan po natin ang tungkol sa prutas dahil sigurado ako na karamihan sa atin ay naniniwala na ang prutas ay isa sa mga bagay na nagdadala o naghahatid sa atin ng kaswertihan. Kaya nga karamihan sa atin, lalong-lalo na tayo mga Pilipino ay gumagamit ng prutas sa tuwing pagsapit ng Kapastuhan o bagong taon upang akiti natin ang kaswertihan, yung tinatawag nating good luck, good fortune, or happiness na papasok sa loob ng ating tahanan at ganun na din sa ating buhay. Pero kung kayo po ay hindi mahilig sa mga ganitong klaseng usapin o hindi po kayo naniniwala sa mga pamahiin, please po pakiskip na lamang ang video na ito. Sa binabanggit ko na po sa inyo, karamihan sa atin ay naniniwala din na ang prutas ay isa sa mga bagay dito sa mundo na naghahatid o nagdadala ng kaswertihan sa ating buhay. Pero hanggat maaari ay mga totoong prutas po ang ating gagamitin dahil sa feng shui, pinaniniwalaan na ang mga plastic or mga artificial na mga prutas ay nagdadala po yan or hindi po yan nagbibigay ng positibong epekto sa ating buhay. Kaya hanggat maaari or mas mainam na totoong prutas ang ating gagamitin sa loob ng ating tahanan or gamitin natin upang akitin ang kaswertihan dahil ang mga totoong prutas ay naghahatid sa atin ng mga positibong enerhiya. At minumungkahi ko din po sa inyo na hindi lang tuwing Kapaskuhan o bagong taon tayo maglalagay ng mga prutas sa ating hapagkainan o sa ating tahanan, kundi hanggat maaari ay buong taon o araw-araw ay maglalagay o mag-keep tayo ng mga prutas sa ating hapagkainan, sa ating center table o kahit sa loob ng ating silid tulugan. Isa-isahin natin ang mga prutas na ito at ano ang mga magagandang benepisyo o kaswertihan na dinudulot ng mga prutas na ito. Ito po ay mga iilan lamang sa napakadaming prutas na pinaniniwalaan nating maswerte sa ating buhay. Syempre, nangungunan yan ang ating mga citrus fruits, kagaya halimbawa ng mga orange. Ayan, mga orange, kahit yung ating mga dalandan, ponkan, at lalong-lalo na ang ating lemon. Kaya minumungkahi ko sa inyo na hanggat maaari ay mag-keep kayo ng 9, yung tinatawag nating 9 lemons. Sa feng shui, ito po ang madalas na ginagamit sa pagtaboy ng mga kamalasan or pag-cleanse out ng mga negative energy na maaaring nandyan sa ating tahanan or nandyan sa ating kapaligiran or sa ating katawan. Maglagay po tayo ng 9 na pirasong 9 lemons dyan banda sa ating pintuan, sa bungad ng ating tahanan or maging sa ating center table or kahit sa ating hapagkainan. At ang mga prutas na ito or ang mga lemon na ito or oranges na ito ay ating gagamitin. Hindi po natin ito hayaang mabulok lang. Kahit ito man ay nilagay natin sa bungad ng ating tahanan or sa sentro ng ating salas or sa ating hapagkainan or sa bawat sulok ng ating mga silid tulugan, ito po ay maaaring gamitin natin. Gamitin natin ito at huwag natin itong hayaang mabulok. At halimbawa, ito po ay inyo nang nakunan, pwede nyo po itong dagdagan. Hindi naman necessary na talagang 9 oranges ang ilalagay natin or 9 lemons ang ilalagay natin dyan araw-araw. Halimbawa, ngayon ay naglagay kayo ng 9 lemons, kinabukasan ay gagamit kayo ng isa, sunod naman ay gagamit na naman kayo ng isa. Pagka kayo ay mamamalengke ulit o makadaan sa mga supermarkets, pwede nyo po itong dagdagan. Kunan, dagdagan, bawasan, at gagamitin sa ating pang-araw-araw na konsumo sa ating buhay. Ang mga citrus na prutas na ito ay madalas
or traditional na ginagamit bilang feng shui cure, yung pagtataboy o paglilinis ng mga negatibong enerhiya dahil ito po ay malakas na nag-a-absorb ng mga negative energy. At ito din ay nagwa-ward off ng mga bad luck or evil spirits na nandyan, maaaring nandyan sa ating kapaligiran. At ito ay nag-aakit ng good luck and prosperity. Ang isa pang prutas na nag-aakit or nagdadala ng kaswertihan sa atin ay ang prutas na peach. Yan. Alam ko na marami ito dyan sa ating mga grocery supermarkets, lalong-lalo na nitong kapanahuna ng Pasko. Ano po ba ang dinadala nitong ating peach? Ang peach po ay sumimbolo ng immortality. Kahit ang mga puno nito ay sumimbolo ng longevity. At ang mga petals naman ito ay sumimbolo ng love. Kaya mas maganda, mas mainam na tayo ay maglalagay ng mga peaches dyan sa ating silid-tulugan. Halimbawa kayo ay mag-asawa, maglagay kayo ng ganito at ito ay gamitin nyo, kainin nyo habang kayo ay nagbabonding dyan sa inyong silid-tulugan o kayo ay nagbabonding dyan sa inyong salas. Pwede po natin itong ilagay sa ating silid-tulugan, pwede natin ilagay sa ating hapagkainan, maging sa sentro ng ating tahanan. Ang isa pa sa mga prutas na nagbibigay sa atin ng kaswertihan o naghahatid sa atin ng kaswertihan ay ang pomegranate. Ayan, alam ko ang tawag namin nito sa amin sa Bisaya ay granada. Ayan, ito yung maraming buto-buto na pula dyan sa loob pag ito ay ating biniak at napakaganda po, napakasarap po at napaka-nutritious po ang mga katas nito. Ito din po ay ginagamit or sumimbolo ng fertility at abundance dahil napakadami po nitong mga buto sa loob, ito po ay sumimbolo ng fertility at abundance. Kaya kung kayo man ay mga bagong kasal, mas mainam na mag-keep kayo palagi ng pomegranate dyan sa inyong silid-tulugan, hapagkainan, o sa sentro ng inyong tahanan. At uulitin ko, huwag po natin itong hayaang mabulok, pwede po natin itong kainin sa ating pang-araw-araw na pang-konsumo. At ang isa pa, at ito po ay napaka-common at pinaniniwalaan ng mga sinaunang panahon na ito ay isa sa mga luxurious fruits. Ito po ay ang apple. Hindi po necessary green or red or yung parang mixed colors na apple. Basta yan po ay apple, yan po ay sumimbolo ng love. Bakit po ba ito pinaniniwalaan dati ng luxurious fruits or isang luxurious fruits? Dahil ang apple dati ay meron lang mga lugar kung saan ito tumutubo kagaya ng Korea, Japan, China. Kaya ang mga mayayaman na tao lamang ang magkakaroon nito. Kaya tinatawag po ito dati na isa sa mga luxurious fruits. Ako ang madalas kong ginagamit ay ang green dahil nga ating pinaniniwalaan na ang kulay green ay mabisang pag-akit ng kaswertihan sa pinansyal. Pero ang apple, ito po ay sumimbolo o nagre-representa ng love. Kaya kung meron mang mga hindi masyadong kagandahang relasyon sa loob ng ating tahanan o meron mang mga pag-away-away sa loob ng ating tahanan, hindi pagkakaintindihan na magkakapatid o mag-asawa, mas mainam na mag-keep tayo palagi o maglagay tayo palagi ng apple dyan sa ating tahanan, sa ating hapagkainan o sa sentro ng ating salas. Ngayon naman ay ang pinya. Ang pinya po ay isa sa mga napakagandang prutas na gagamitin natin upang mag-akit ng kaswertihan sa financial. Kaya nga sa mga yung mga bagong bukas na tindahan o yung mga bagong bukas na kumpanya, madalas na ginagamit nilang pang-akit ng kaswertihan ay ang pinya. Dahil ang pinya ay sumimbolo ng luck and wealth. Sa lingwaheng Chinese, ang word na pineapple or onglai sa Chinese, ito ay similar sound ng prosperity comes your way. Ang sumunod nito ay ang banana. Yung iba ay naniniwala na
hindi daw sila maglalagay ng banana sa kanilang hapagkainan tuwing pagsapit ng bagong taon dahil ito daw po ay naghuhugis ng kamay at baka daw po tayo ay palagi na lang humihingi buong taon. Ayon sa feng shui, ang banana po ay sumimbolo ng unity dahil ito po madalas na comes in a bunch. Nakaganyan siya kaya ito po ay sumimbolo ng unity. At ang kulay naman nito na kulay yellow stands for happiness. At syempre, ang pumelo ay hindi nawawala sa mga masiswerteng prutas na ito, lalong-lalo na sa feng shui. Ito po ay madalas na ginagamit kahit isang ganito lang ilalagay natin sa ating banda ng ating pintuan o sa ating hapagkainan, sa ating kusina, o sa ating sala. Ito po ay napakainam na nag-a-attract ng kaswertihan, nag-a-absorb ng mga negatibong enerhiya, nagwa-ward off ng mga evil or bad luck, at sumimbolo din po ito ng family unity and are thought to bring good luck into the family home. At ang pinakahuli na meron ako dito sa ating harapan ay ang grapes. Ito, madalas talaga akong maraming ganito or palagi talaga kaming merong ganito dahil dito sa bansa na kinaroroonan namin, napakamura lang ang grapes. Ito po ay nasa mga 7 dirhams lang, nasa mga almost 100 pesos lang po itong isang buong ganito. At kagaya ng ating pomegranate, ang grapes din po ay sumimbolo ng fertility. At dahil bilog-bilog po ang mga ito, yan din po ay sumimbolo ng abundance. Kaya napakaganda po itong ipamigay tuwing Kapaskuhan or New Year dahil one way to attract abundance and good luck is through giving. At ang isa sa mga napakagandang ipamimigay at nag-a-attract din ang kaswertihan sa mga sa nagbibigay at sa pinagbibigyan ay ang prutas na grapes, ubas. At ang grapes din po ay represents success in the coming future. Kaya napakainam din po itong isabit sa ating mga pintuan. Kung kayo man ay merong dalawang pintuan sa inyong harapan o sa inyong likuran, mas mainam na magsabit kayo ng ubas dyan sa inyong mga pintuan. At uulitin ko, ito po ay mga iilan lamang sa mga masiswerteng prutas na alam natin. At minumungkahi ko sa inyo na hindi lamang tuwing Kapaskuhan o bagong taon tayo maglalagay ng tunay o totoong prutas dyan sa loob ng ating tahanan, kundi hanggat maaari o hanggat kaya natin ay buong taon. Mararamdaman at mararamdaman din po ninyo ang diferensya niyan. Kung dati-dati ay napakahirap o napakabigat sa bulsa ang magkakaroon ng mga prutas na ito araw-araw o palagi sa loob ng ating tahanan. Kapag kayo po ay nasanay ng merong prutas palagi dyan sa loob ng inyong tahanan, mapapansin din po ninyo yan na ang pagbili ng prutas o pagkakaroon ng prutas palagi sa loob ng ating tahanan ay kayang-kaya na ng ating bulsa. Dahil nga kapag kayo ay magkakaroon palagi ng mga ganito, ito ay nag-aakit ng kaswertihan, lalong-lalo na sa abundance, good luck, prosperity, at happiness. That's all for today's video at sana po ay nag-enjoy kayo sa video na ito. At kung sakali mang you enjoy watching this video, please don't forget to like and share this video. At kung sakali mang kayo ay bago pa lamang sa channel na ito or kabubukas nilang sa channel ko, please huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na din ang ating notification bell para lagi po kayong updated every time na meron tayong mga bagong uploads. Thank you so much for watching and see you on my next vlog. Always spread the love and God bless us all.